Ano mo yung sunugin yan? Ano mo yun, oh? O, hindi na naman sunog. Sobrang tigas. Kalaib. Natira pa sa ilalim. Ito yung inalis ko ng kwan. Pun. Ayan, oh. And guys, andito ang ating little vlogger na si Queen, ang ating panganay na si Queen. Siya ay nag-kumukuha ng video. And ngayon nga, titingnan natin kung alin yung buntis na kambing na nakita niya dito sa video. And comment down below guys kung alin yung buntis and ilan. Ayan, so hindi pa tayo sanay tumingin kasi nakuha natin ito. Nakuha natin itong mga kambing na ito, naabangan na, or nabili natin ito, naabangan na raw. Pag niklik mo ito. Kenta yung pisan niya. Pag niklik mo ito, ito na guys sila na so that we can show the video. Kasi mag-sisilab sila ngayon or magsusunog ng talahib. And iniingatan natin gumapang yung apoy, kaya kung mapapansin nyo may dala silang sprayer or yung pang spray. Tubig lang yan guys, tubig. Hindi tayo pwedeng mag-spray dyan ng gamot or pesticide kasi meron tayong alagang kambing dyan. So tubig po yan. Ipang-spray lang sa apoy para hindi gumapang or kapag gumagapang na siya, i-spray yan siya. Yan, ito yung I wanna go up there, but there's a goat because yun. Ayan yung favorite ni Queen na kambing. Nakakuha nito? Gusto mo pa ano? Patuto? O ito oh, makalbag niya po kayo. Dami ito. So ayan, ito, malamang sure na buntis itong isa na to kasi medyo sakal na yung suso niya and napakalaki ng kanyang tiyan. Ayan, and ito din, I'm not sure but malaki rin yung tiyan niya. So dalawa dyan yung medyo malaki na ang tiyan. Para makita yung kwan. Ito yung... O ito! Hindi, yung maliit. Si Snow? Hindi. Si ano yun? Si Jimboy. Jimboy. So ito guys yung kinagat ng aso. Oh my God, I'm so sorry. It's so good. Ayan, kasama yung ating mga kulits. Ayan. Baba ka lang, dito ka lang. Huwag kang ano. Ito yung ating bunso. Ano? Si Prince. Namba po. Uy! Napakakulit na guys. This guy that has a big tummy. Yan, kapapansin yung guys, napakataas kagaling ito lahat. And ito guys, I'm sure talaga na buntis to. Kasi napakalaki ng dyan. Lalaki yan, yung maliit. So, and ito naman yung barak itok natin na lalaki. Or yung native natin na baka may ano, may lalaking kambing. Sila guys, naka pre-range lang sila and ayan, hindi tayo guys nagpapakain ng pigs, ano lang tayo, legumes and mga porridges na ayun nga, kaya natin pinatabasan to
ay tatanim natin para pakain sa kanila. We go on organic kasi lagi tayong sa organic and hindi tayo gagamit ng mga synthetic na pakain and maging sa fertilizer. Kung magtatanim tayo, hindi tayo gagamit ng mga synthetic fertilizer dito. So, itatanim natin mga pakain sa ating kambing kasi we go on organic talaga. Kahit yung mga aalagaan natin guys dito na native pig, gagawin natin organic pig, organic chicken, and yung iba pang mga alagaan natin dito. Ayan. Hindi tayo magpapakain ng pigs. And ito nga guys, sinusunog na. Ayan. Kaya guys, yan din ang dahilan kung bakit gumagastos tayo sa paglilinis nitong farm kasi tataniman natin yan ng mga legumes and forages para sa ating mga alagang hayop. Ayan, tulad ng kambing, manok, baboy, itik, pato. Ayan, mag-aalaga din tayo dyan. And iba pang mga hayop na naalagaan natin. So gagawin natin sila guys na free-range. Ayan. May kanya-kanya silang bahay but naka-free-range lang sila dyan o umiikot-ikot silang lahat dyan. Ngayon din yung manok. Ayan. So maglalagay lang sa, siguro tayo ng lambat and bahay nila para sa gabi pwede natin silang ikulong sa loob. And guys, para hindi tayo kapusin sa ating mga pakain, sa ating aalaga ang mga hayop dito, magsa-silage tayo mula dun sa ating itatanim dito na Madre de Agua, ipil-ipil seeds, yung napier grass, ayan. And iba pang mga legumes na itatanim natin dito, magsa-silage tayo para hindi tayo kapusin sa ating pakain sa ating mga alagang hayop dito sa ating farm. Ayan. So sisipagan lang natin ang pagtatanim and pagsa-silage para kapag ganitong tag-ulan or yung sobrang init meron tayong pampapakain sa ating mga alagang hayop dito sa farm. Ayan, mas malaga guys yung iba't ibang alagaan natin kasi pareho lang naman yung pagod dun sa pagbabantay natin sa kambing and pagbabantay natin dun sa iba pang hayop na alagaan natin dito. Ayan. Sipag at tiyaga lang tayo syempre. So ayan, tubig po yan nasa bucket na yan para dun sa gumagapang na apoy kasi nga meron pa tayo dito ng malawak na talahiban na hindi pa naaalis. Ayan, so after nating magpa-araro, magtanim and mabakuran yan itong part na to na pinatabasan natin, next natin na papatabasan yan. Ayan. So wag na kayong magtaka guys kung bakit hindi lahat tinabasan. Kasi hindi po naman tayo ganun kayaman para mabudgetan ka agad lahat itong farm na to. Kahit itong farm nga guys, hiniram ko lang muna ito sa ating hipag. Ayan. Hindi natin kayang budgetan to ng napakalaking halaga. So ang ginagawa natin talagang paunti-unti lang kahit sa pag-aalaga nitong kambing. Sinimulan muna natin sa maliit or small numbers ng goat bago tayo pumunta doon sa talagang may mga lahing kambing
What I mean is dun sa mga breed na kambing like Anglo-Nubian and Boer type na goat. Ayan. So yan yung pinakagusto nating alagaan, yung Anglo-Nubian and Boer. So magsisimula muna tayo dito sa native na goat. Ayan. So although this is my second time na mag-alaga ng native goat, so ito pa lang yung nakayaan natin na budget para sa ating kambing, yung magkaroon muna tayo ng native. Ayan. And then next na natin yung full blood. Ayan guys, ito yung pang-spray. Ayan. So yan yung ini-spray kapag gumagapang yung apoy. Ayan, tubig ang laman yan guys. Minsan na rin ginamit yung sprayer na yan dito nung mga nakaraang taon para patayin itong talahib, pero hindi umobra. Ayan na. Hindi kaya nga na patayin talaga itong mga hindi bagong pa na damo naman to. And patuloy lang sila lumalaki. Kaya napakalaki na ng apoy. So yan yung iniingatan natin guys dito. Yung lumaki yung apoy and gumabang, kaya binabantayan and may dala silang tubig para mabuhusan kaagad sakaling gumapang sila. And yan nga ang naging sanhi kung bakit na nasunog yung kubo dito. Accidentally po nasunog yung kubo dito dahil na rin dyan sa apoy na yan. Ayan, sa pagsusunog. So ano po kasi yung laki ng apoy, light materials lang gamit niya. Sobrang init. Hindi siya yero or what. Light materials lang kahit yung bubong niya, kaya madali siya nasunog. So madalas walang tao sa kubo na yan, and parang rest house lang siya dati. Or kubo lang dito sa farm. So ayan nga guys, after natin masunog ito, itong lahat ng tinabas na ito and malinis, eh paaararo natin. So ayan nga, and dapat ang plan natin dati ay susunugin lang and then babakuran and tataniman na ng pakain sa kambing. But napansin nga natin after matabas and makapagsunog nung una, yung sinunog na unang tinabas, eh ang bilis lumago nitong talahib and tumubo. Kaya nagkaroon tayo ng plan B talaga na ipaararo and bungkaling lupa para malinis and maalis yung mga puno ng talahib and tuluyan na silang mamatay and hindi na tumubo muli. Kasi ang bilis talaga nilang sa sumuli or sumuli or tumubo ulit. Kaya nagkaroon tayo ng plan B. And ito nga, hindi na muna natin pababakuran after masunog, kundi ganyan, mayroon matunaw. Paaaralan natin. Kaya mapapansin nyo guys, nasunog na yan, pero andyan pa rin. Napakatigas niya. And hindi siya natunaw ng apoy. Kaya yun, kapag hindi natunaw ng apoy and may natira, parang kawayan pa, tigas. So iipunin natin ulo yan. Ayun, oh. I-imbak sa isang lugar. Mamaya ang konti, pag hindi na ganong mainit, ito ang susunugin namin. Kasi malinis yan bago araruhin. Linis na namin sa gilid. Hindi siya sumasabit dun sa flow o dun sa araro. Ito pangalawang sunog, pinaligtad namin. Ayan. Ayan, marami. Para mamaya susunugin uli. Susunugin pa rin ito. Tulad nito. And ayan nga, sumutubo na ulit. Ha? Ayan. Susunugin na mamaya. Ang bilis silang tumubo. Piniligtad lang namin kakwanto nung sinunog namin. Oh. Hindi pa na ganun nasunog sa ilalim. Tulad nito. Oh. Ayan ang mga kambing.
So ayun nga guys, abangan nyo na lang yung mga susunod na videos. Tingnan mo yun, no? Oh, hindi na naman sunog. Sobrang tigas. Ayan yung mga tira-tira na kalaib. Napakahirap tunawin ng apoy. Ayan na, inulit namin sinunog. Ayan, natira pa sa ilalim. Ayan pa, oh. Kunti na lang dito, pero bali hanggang dito lang ang tiyan mo. Yan. Ganda, hanggang dyan daw ang 8 meters. Hanggang dito sa pinakadulo ng dito sa pagitan ng bay. Yan. Doon. Doon. 37 meters. Tapos magsunog. Ayan. Ito yung inalis ko ng pun. Ayan o. And guys, nakita nyo naman doon sa video kung gaano kahirap sunugin yung talahib o yung stem ng talahib. Gayun din yung puno kung saan pinutol yung talahib kasi napakabilis tumubo. And naisip ko na napakahirap niya kapag tinaniman na natin and pinabakuran ka agad after masunog kasi ang bilis niya talaga tumubo and hindi natutunaw or namamatay. Kaya nagkaroon tayo ng plan B. Ayun nga, sa last video natin ay nagkaroon tayo ng plan B na yun ipapaararo na natin para makuha yung kanyang ugat and mamatay yung talahib and mapalitan natin ang bagong pagkain sa ating kambing. Ayan, so sa halip na pabakuran kaagad natin and ipagpatuloy natin yung pagbabakod after masunog, hindi muna natin pababakuran for now. Hintayin muna natin maararo, malinis and mawala yung mga ugat ng talahib or puno ng talahib para tuluyan na silang malipol or mamatay. And then after maararo nga, pababakuran na natin para hindi makapasok yung kambing doon sa ating pataniman ng pagkain sa kanila. And panuorin nyo yung ating mga videos para masubaybayanan nyo kung paano maghanda ng farm para sa ating pagpaparami ng kambing. And kung ayun, magkakaroon na rin kayo or makakakuha rin kayo ng tips and ideas how to clean the farm or clean up the farm before you plant forages for your goat. Ayan, and hindi lang sa goat, maging sa baboy or iba pa niyong alagaan. So dun sa may mga farm na maraming talahib, ayan, napakahirap linisin ng talahib, kaya bago pa man kayo magpabakod or magtanim ng para sa pagkain sa inyong mga kambing, siguraduhin yung wala na yung talahib or iba mga damo or halaman na magiging sani ng pagkamatay ng inyong pananim na pagkain para sa inyong mga kambing. Ayan guys, don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating mga video about sa pagpaparami ng kambing or pag-aalaga ng kambing or pagpaparm ng kambing. Ayan, nabubulol na ako. And see you guys for the next video. Bye and God bless us all.